Ni minsan ba hindi niyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling Elvi sa loob ng ilang taon na namamasukan si Elvi sa'yo? Hindi po, Your Honor. Salesboy niyo alias Pau-Pau. Nakita niya paano abusuhin si Elvi. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni Elvi at nilalagay mo pa raw sa ari ni Elvi. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo? Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo? Opo, totoo po yan. Tinanggi nyo nung nakaraang hearing na sinaktan nyo si Aling Elvi? Sagot. Yes, Your Honor. Okay. May nakita ba kayong mga pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling Elvi nung panahon na mamasukan siya bilang kasabahin ninyo? Ulitin ko ulit yung tanong. May mga piklat na po siyang pumasok sa amin. Peklat? Nung mga 3 days po. Saan mga 3 days ulit? Po siya nakikita yung mga piklat niya. May mga piklat siya sa mga paa, hindi mo sa tinanong, mga kamay, saan tsaka sa peklat? Ulo. Eh, wala pa akong oras, Your Honor, na magtatanong na ng mga personal nila. Unang araw na pumasok siya, hindi mo tinanong kung saan galing yung peklat niya. Kasi posible, hindi nyo nakita yung mga pasa at sugat sa katawan niya kung araw-araw siya namamasukan. Hindi mo tinanong kung saan galing yung sinasamang peklat. Hindi na po ako nag-usisa, Your Honor, sa kanyang buhay. Hindi mo siya kinunan ng NBI clearance nung pumasok sa sayo? Hindi po. Bakit? Tiwala po kasi ako. Tiwala din naman po ako sa tao. Kumbaga. Okay. Ni minsan ba hindi niyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling Elvi sa loob ng ilang taon na namamasukan si Elvi sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon, katulad ni JM, ni Dodong, at ni Patrick. Okay. Meron pa rito, ha? Kilala mo ba si dating salesboy niyo alias Pau-Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Honor. Hindi mo kilala si Pau-Pau? Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si Elvi, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si Elvi. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni Elvi at nilalagay mo pa raw sa ari ni Elvi. Hindi po, Your Honor. Aling Elvi, totoo ba ito? Ano sa lahat ng sinabi ko? Pwede ka sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo? Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo? Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh, meron pa isang garbage collector alias Paul. Baka hindi niya tunay na pangalan to. Kinunan litrato si Elvi matapos sabihin na siya ay minamaltrato. Hihingi sana ng tulong pero sinundan ni Jerry sa Barangay Holto. Tinakot at pinabura ang mga kuhang litrato kay Elvi. Totoo ba ito, mga Aling Elvi? Ikwento mo tukol sa basura, Aling Elvi. Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko, sa mukha. Tapos po, yung tinatanong po ako, sino may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling Elvi? Yung pong nagkukumukuha po ng basura. Nagakot ng basura? Opo. Okay. Tapos po, pinipicturan nga po ako. Tapos po, dumating po si kuya, bigla niya po ako hinila. Tapos, sino umila sa'yo? Yung pong amo kong lalaki. Bakit kay hinila? Sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsasumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura. Burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura? Opo. Na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka? Opo, tapos po sinundan po yung
Yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo. Makakasagot ba itong tiga DSWD? Hawak niya ba ang mga litrato? Di ba may representative tayo DSWD dyan? Ha? Ay, bilisan niya pag-ihi. Hindi, tiga Batangas yan eh. Di ba? Iha, sa Batangas ka? Yes po, Your Honor. So, wala kang alam dito sa mga litrato na kinuna nung garbage collector? Ay, wala po. Dapat tiga, ano, tiga Mindoro. Tiga... Anong bayan mo ba? Anong bayan to? Mamburao. Wala bang tiga Mamburao ng DSWD dyan? Ha? Wala? Wala po, Your Honor. Pero, Senator Estrada, yung suggestion ni Senator De La Rosa that the women's desk of the PNP should yeah. likewise be involved. Mr. Chair, I think we have a video of an interview with the garbage collector, if we can show it. Mr. Chair, with the permission of Senator Jinggoy, yeah, please. Habang piniprepare yung one, yung Senator picture, Senator De La Rosa is recognized. Tanawin ko lang si Manang Ilby. Manang Ilby, yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pang-abuso, hindi ka, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? Yung pong sabi ko po, uuwi na po ako, di po payagan. Tapos po tinatakot niya po ako, baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, wala. Na pinahayaan mo na lang yung kapalaran mo na magtiis dyan sa pang-abuso nila. Hindi ka na, wala ka ng balak lang lumayas. Paano po ako makakaalis? Wala po akong pira, hindi po ako sinusweldohan. Tapos po yung cellphone ko, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Yes. Thank you, Mr. Chair. Salamat po ng Elvis. And who will annotate for this? Volume? Walang volume. Hindi nakakita si Aling Elvis. Si Aling Elvis ba yun? Doon sa mga ano, witness? Wait, dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Isang garbage collector din na nakakita sa mga naging pasa noon sa braso ni Nanay Elvis. Thank you, Mr. Chair. Sabi ni alias Paul, kinunan niya ng larawan si Nanay Elvis matapos sabihin sa kanya ng kasambahay na siya ay minamaltrato. Hihingi na sana siya ng tulong pero sinundan umalis siya ng among lalaki ni Elvi sa municipio. Si Aling Elvi. Si Aling Elvi ba yun? Doon sa mga... Aling Elvi, nung nag-akot ka ng basura, nung pumunta yung basurero sa inyo, yung nag-akot ng basura, bulag na ba kayo nun? Hindi pa po. Hindi pa. Pero may mga galos na sa katawan mo. Okay, gawa po nila. Dahil? Gawa po ng amo kong babae. Dahil sa panununtok, pag-upipe. Okay. Oh, wala. Wala yung video. Habang piniplay yung video with the permission of the chair. Habang hinihintay natin yung video with the permission of the chair, I'll just continue asking questions. Okay. Did you make questions, Senator Estrada? Madam France, kailan nabulag yung mata ni Aling Elvi? Wala yung video. Isang dating garbage collector din na nakakita sa mga nang umalis po sa amin yan, Your Honor, nakakaaninag pa. May mga video po kami dyan na ipinasa namin sa fiskal. Nung umalis po sa amin. Kung kailan mo nalaman na nabulag si Elvi? With the permission of the chair. Na lang po, itong 2023 ng mga May na lang po, medyo mahina daw po yung kanyang paningin. Medyo lumabo daw po yung kanyang paningin. Kaya, hindi ko po alam. Ayun, sabi niya, basta lumabo lang daw po yung paningin niya eh. Yung po ang sabi niya ay, sa amin. Ay, sinasabi mo na karahilig, sinabi mo. Kaya nabulag yan dahil nag-aaway sila ng makasamahan niya. Hindi mo alam. Nakasugat lang po yung kanyang mata dito kakot. Ay, hindi sanhi ng pagkabulag yun. Ito po. Hindi, kaya nga, hindi nga magiging sanhi ng pagkabulag niyan totally. Kung sinagi lang sa mata. Ay, hindi po sinagi. Yung, kasi may mga dugo yun. May mga bakit nga?
Bakit nga siya nagkaroon ng sugat? Tinatanong ko. Sino po po na JM nga po? Kinutusan nga lang ni JM, hindi mo magigising. Oh, no. Totally blind yun eh. Totally blindness yun eh. Sabi nila sa akin nung umaga pagkagising ko po na siya sinuntok dito kaya po may tubo dito sa ganito niya sa kaliwang mukha niya. Senator Jinggoy? Mr. Chair? I would like to interject with the petition. Senator Estrada, go ahead. Ako, nakikinig lang ko ito sa sinasabi ni Ginang Franz Ruy. Pero Senator Jinggoy, Mr. Chair, you can just see the difference, no? Meron siyang ebidensya, may tinatago siyang video na nagsasabi na nakakikita pa si LB noong panahon na yun. Yan, pinag-iiporta niya yan na may video, tago niya. Pero pag-attend na ipagamot itong si LB, dahil sa mata niya nabubulag, na wala man ang attempt ito. Paano natin describe yung situation na ito? Napaka after ka lang na depensahan yung sarili mo, yun lang ang gusto mong palabasin. Tapos yung welfare ng kasama yung kasambahay mo na nabubulag na, wala kang malang atin may pagamot. I found it very hard to explain, Mr. Chair, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Bato. And this woman is lying through her teeth. Totoo bang nanakawa kayo ni Aling LV? As you mentioned in the last hearing, ano ninanakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nung sa Tsanggian po kami, sa bahay yung pera na sa may bag. Doon si, allegedly nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko lang. Ano sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na ng Ate LB kung ganyan lang na ninakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Pledge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling LB, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lago po yan, lago niya sinasabi sa akin, nagnakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Kinalikan niyo na po yung gamit ko, wala namang sinanakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Tungkol naman sa paratang nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Yung pinagsabihan ko, bakit naman kako at LV naglalagay ka ng mga madami sa pagkain? Salita, ano? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses pa niya ginawa ito? Yung sinasabi mo paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming beses po. Kaya, ilan? Maraming beses po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo at nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat dun pa lang? Pinalayas mo na siya. Pinaalis mo na siya. Hindi po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isa kayo muna, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya, ayaw niya namang bumaba. Eh gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya nang umalis. Hindi siya makaalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinusweldoan. Meron po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw kahit kapin niyo siya nung araw na yun. Wala nga daw siya lang dalang pera. Pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya. Wala rin siya nakuha. Meron po, Your Honor. Meron po pera, Aling LV? Wala po, kasing tunduloy. Buhat na bisag ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling LV, na kayo na masukan ng 2019. Nung August 7 po yun, hindi po August 11. August 7 po yun. Oh, August 7 pa pala. Ang sinabi mo kasi dito, August 11. Ano ba to? Talaga totoo? Sinulat ko po dito, sinama ko kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7? August 7, 2017. August
Nung nag-start po ako sa kanya, August 7 to 2017. 2017 pa? Opo. O, ang sinabi mo kanina sa akin, na, una siya namasukan August 11, 2019. O, ano ba totoo? Sinabi niya, two years ang discrepancy. Opo, 2 years talaga ang sinasabi niya. Pero po kami nung August 17, nasa barangay sa ispo kami at that time sa kalsada po kami, doon kami nagpipinda. Franz. Ang sinabi niya, kailan mo siya una nakilala? August 10. August 10. Dahil doon sa birthday ng aking kapatid. Tapos, August 10? Opo. Ano taon? 2019. Ang sinabi niya, ang una niyang pasok sa iyo, August 7 of 2017. Ano? Sandali. Elvi, nung pumasok ka ng August, ang sinasabi niyo sa akin, amin dito lahat, August 7, 2017. Tama po ba? Opo, pero nag-start po ako sa kanya, August 7, 2017. Kaya nga, yun ang unang araw mo na namasukan sa kanya, August 17. Bilang ano? Yung start po sa kanya, sabi mo, sa kusina, nandal po ko. Pagkatapos ko daw po sa kusina, pwede daw po ako tumulong sa tindahan. Sa tindahan? Sa nagtitinda po ng bulay, doon po sa tindahan. Malapit sa bahay nila? Tindahan po ako sa may kusina ng tindahan. Okay, yung tindahan sa bahay nila? Sa palengke. Alright. So may discrepancy halos dalawang taon. Kasi pumasok, sabi niya 2017 siya ng August. Kaya sinasabi mo, 2019 ng August. Dahil sa barangay 7 si Atelby pumasok sa amin, Your Honor. Ano? Dahil sa barangay 7 pumasok si Atelby sa amin ng 2019. Anong barangay 7? Saan ka man namasukan ng 2017, Aling LB? Hindi sa barangay 7? Ano po ako sa, doon po dinala ng barkada ko sa kanya, sa barangay, sa may, sa tindahan na po sa palengke. Anong barangay? Basta ko po palengke, hindi ko lang po alam. Hindi, tama sinasabi niya, nagtrabaho siya ng 2017 sa'yo, hindi lang 2019. 2019 lang po siya pumasok sa amin, Your Honor. Sinabi niya 2017 eh. Ako nga po ang tumanggap sa kanya, Your Honor, kaya alam kong 2019. Dahil may mga pictures pa din po ako nakasama namin sa pictures. Meron ka bang prueba na 2017 kayo nagtrabaho, Aling LB? Pa? Meron kayong katibayan na nagtrabaho kayo ng 2017 na hindi, at hindi 2019? Eh, tinapon nga po yung notebook ko. Nandun po sa restahan ko yun. Sabi ko, isusulat ko yung start ko dito. Tinapon niya po yung mga gamit ko. Tinapon niya yung mga gamit mo? Tinapon po lahat ang mga damit ko. Kailan ito? Kailan ito? Hindi ko lang po ang tanda kung tinatanong ko po, ano po ang katibayan ninyo na kayo na masukan noong August 7 of 2017? Yun pong sa notebook ko po yung sinulat eh. Sabi ko, isasulat ko kung kailan ako nag-start dito. Meron ba kayong testigo na pumasok kayo ng 2017? Sa pamamahay ni Franz. Ito ba sila Dodong? Nandun na ba ng 2017 itong mga ito? Wala po. Ito si JM tsaka Patrick? Wala pa po. Wala pa, kayo lang. Sino ang kasama mo nun? Hindi ko na po kilala ang mga kasama ko dati, mga nag-alisan po. Itong yung katabi mo si Faye. Diba yun? Wala pa siya noon? Wala pa po. So, sino ang kasama mo kasambahay na tumutulong kay Franz? Yung pong kapatid niya sa Atene lang po. Yung kapatid niya. Wala kang ibang kasambahay? Wala po ako. Ikaw lang ang nandun. Po. Kayo lang po ang nandun. Aling Alvi? Po. 2017? Po. Kailan pumasok itong mga sila JM, si Patrick, tsaka si Dodong? Hindi ko na po tanda, basta po nakapasok lang. Jay, ang kailangan pumasok sa trabaho kay Franz? 2021 po. 2021. Ikaw, Patrick? 2021 din po. Ikaw, Dodong? Kailan kayo namasukan sa ano, kay Aling Franz? Kailan ka nagsimulang magtrabaho? Kay Aling Franz. Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong taon?
Hindi lang ko alam po eh, anong papasok namin doon. Hindi ko alam eh. At papasok lang kami ng trabaho. Okay, hindi. Okay. So, Madam Franz, sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling LV 2019 at kanina si binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa ABS-CBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po, Your Honor, ang sabi ko doon. 2020, nakalagay dito. 2019 po.